Marami sa mga biktima ng flash flood sa Compostela Valley o COMVAL ang hindi pa nakikilala hanggang ngayon. Hindi rin nawawala ng pag-asa mga residente at rescue volunteers na may makikita pang buhay sa ilalim ng lupa't putik. May report si Cedric Castillo. Sa unang pagkakataong sumikat ang araw matapos manalasa ang bagyong Pablo, malinaw na sa mga taga Compostela Valley. Tuluyan ang pinago ng bagyo ang mukha ng kanilang lalawigan. Sa highway na ito na sumasakop sa tatlong bayan, iisa ang larawan ng kilo-kilometrong dinaanan namin. Matataas na poste at matatabang punong nabuwal. Makakapal na bakal na gaya nito na animoy papel na inilapad ng hangin. Ano pa kaya ang laban ng mga tahanang yari sa kahoy at pawis? Mula sa poblasyon, tinungo namin ang bayan ng New Bataan sa paanan ng mga bundok. Ang bakas ng bagyong Pablo na kanina pa pumapalibot sa amin, sinamahan pa ngayon ng tubig at putik na halos tumabon sa bayan. Siyempre, marami akong mga kamag-anak doon. Namatay. Kahit na paano, masaya naman pero kahit na ano, kahit na minsan malungkot talaga. Kasi nawalan kami ng mga kapamilya namin eh. No, inuna ko po siya. Wala ko pa akong gamit niya nadala. Mga anak ko po ang inuna ko tapos yung husband ko. Pero ang tila nilamukot na mga bahay at mga kabuhayang sinira, hindi maikukumpara sa susunod naming nakita. Sa labas ng command center ng Rescue and Relief Operation, mahigit 60 malalamig na bangkay ang nakalatag sa mainit na simento. Lahat sila balot sa putik at may bakas ng paghihirap. Dito namin namataan si June, kahapon pa hanap ang kanyang mag-ina, nang tanggalin ang tabing sa isang wala ng buhay na munting anghel. Agad niyang nakilala ang kaisa-isang anak. Nag-evacuate po sana yung pamilya nyo para safe sila? Oo. Akala na safe nila doon, pero doon ang malakas na agos ng tubig. Doon nag-flash flood? Hmm. Lahat sila sa center, hurot. Ano po? Hindi pa nakita ang asawa ko at yung ugangan ko. Nang isa-isang kilalanin ng mga natagpo ang labi, tila umalingaw-ngaw ang paghihinagpis sa buong Compostela Valley. Ano po? Tatlong anak ko. Tatlong anak niyo? Tatlo. Tatlong anak niyo? Sa kabila ng lahat ng ito, mayroon pa rin ilang saglit na puno ng pag-asa. Ulo! Bangko! Wala, lahat sir, nakalubong po sa putik sir. Doon pa lahat. Pero yung heart niya sir, function po talaga. Talagang heavily devastated. Maraming puno, no? Maraming malalalim na lugar na hindi kaya ng mga sasakyan. Pati yung mga foot soldiers natin at ibang rescuers nahirapan dahil mataas yung mga putik. Actually, ang cadaver ngayon piniprepare na para sa funeral parlor. Tsaka ang gobyerno na ang bumabayad doon. Cedric Castillo, GMA News.